Bilib na bilib mga kababayan yung World Economic Forum sa ating bansa. What? Ito yung mismo yung sinabi ng mga officials ng World Economic Forum sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ito po. Ito ang balita ngayon, breaking mga kababayan. Oh. Basahin ko. World Economic Forum hails Philippines' incredible growth trajectory. Bilib na bilib po. Ang gandaan niya ng mga nangyayari dyan sa inyo sa Pilipinas. The World Economic Forum sees the Philippines as an economic outperformer in Southeast Asia, sabi po dito sa balita published by Philippine Daily Inquirer. A rarity at this time when most parts of the world are heading into recession. Mabuhay si President BBM! Siguradong tataas naman yung kilay nito ng mga dilawang pink. Siguradong si Professor Solita Monzon malamang ayaw nang makinig ng mga kwento sa mainstream. wag na muna anya tayong magbubukas ng telebisyon para makinig ng mga balita. Masakit na anya sa taingang pakinggan na nagtatagumpay si President Bongbong. What? Anyway, masasama kasi yung mga inilalabas sa bibig mga kababayan ni Solita. Siniraan ang siniraan yung travel ng ating Pangulo. Sabi ni Solita Monzon mga kababayan, namamasyal lang naman anya at gustong makipag-rub elbows ng ating Pangulo sa mga mayayaman sa mundo. What? Social climber kasi anya. So it is a statement from the World Economic Forum. Parang sasabog na niyan yung pakiramdam ni Solita. It is incredible. I think now Philippines is the fastest growing of the ASEAN countries. World Economic Forum President Berg Brend. Ang iba yung basa nito, Brende. Pero pinakinggan ko yung tawag sa kanya. Berg Brend. Anyway, sige lang. Yan mismo mga kababayan yung sinabi ng presidente ng World Economic Forum. You see? During a one-on-one dialogue with President Bongbong Marcos Jr. at the WEF annual meeting. Di ba napakaganda? The Philippine government expects full year 2022 gross domestic product growth rate to exceed its target range of 6.5% to 7.5%, while Marcos has expressed optimism that growth this 2023 would remain robust at 7% mga kababayan. This is actually mga kababayan a victory for all of us, the Filipino people, and the Republic of the Philippines. Ito po ang talagang ngiting tagumpay, kaya masayang-masaya. Masayang-masaya. Laging nakangiti yung ating Pangulo habang kausap niya yung mga leaders ng mundo at saka yung mga CEOs ng pinakang mayayamang companies sa buong mundo. You see, Marcos noted that the country was currently enjoying a demographic sweet spot, referring to the period where an optional number of the country's population would be of
working age and have few dependents. Eh, di ba napakaganda? The reason that I'm so confident, sabi ng ating Pangulo, about that is, the reason that I am so confident about that is because we have a very, very good workforce in the Philippines. Sabi po ng ating Pangulo, we have the youngest workforce in Asia. You might be surprised to know, to learn that the average age of Filipino worker is 23 and a half years old. So that is huge. Huge source of demographic dividend, sabi po ng ating Pangulo. But demographic dividend is not paid out just as a matter of course. You have to develop. You have to develop now. Some of the concepts, sabi po ng ating Pangulo, that we keep hearing about is upskilling and reskilling para tugma yung mga skills, mga kababayan, we have to upgrade yung kanila pong mga skills ng mga workers po natin. Pag hindi, hindi tugma sa industry and sa pag, ano, sa mga pagbabago, especially sa advances, mga kababayan, ng ating technology, makabagong teknolohiya na ginagamit po natin ngayon. So we have to develop the skills ng ating mga workers. In that we have concentrated on, yun na niya yung ginagawa namin ngayon. The president also took pride in the country's pool of well-trained, sophisticated, and tech-savvy English-speaking workforce. Yun ang maganda sa atin po. Marami ang mga magagaling nating mga workers, magagaling din sa English. You see? Kaya tayo yung choice, mga kababayan, ng karamihan sa mga employers, especially yung mga foreign employers po. Marcos also told Brent that his administration was concentrating on micro, small and medium enterprises that provide the backbone of the economy. And I think, sabi po niya, that's where the growth is coming from. Adding, he was also closely watching jobs data. My theory, my belief, and I think I'm right, is that as long as the unemployment rate stays low, then the recessionary forces are something that we can resist. So that's why I think that gives a good foundation for growth dito po sa ating bansa, sabi ng ating Pangulong Bongbong. When asked by Brent about the stumbling blocks that the Philippines may encounter moving forward, the president said the main obstacles anya for the country would be infrastructure, quality of education, isa pa, research and development, and bureaucratic red tape, among other things. Yun ang medyo stumbling block anya namin na nakikita. But he said the country would be able to overcome these challenges. Kayang-kaya rin namin anya yan na malampasan. To surmount present challenges, the president said his administration was developing the country's infrastructure by promoting public-private partnerships in reforming the bureaucracy, especially through digitalization. Gaya standing ovation po yung mga guests ng yung ating Pangulo mag-present ng kanyang agenda for the Philippines. Talagang pinalakpakan po ng todo yung ating Pangulong BDM.
Victory. Victory for the Philippines. Panalong-panalo po yung pagpunta ng ating Pangulo doon sa, no? Sa World Economic Forum. Inangaan siya ng todo po. At pati yung Maharlika Fund, excited na tinanggap ng mga chief executive officers po ng mundo. Sabi ko sa inyo. Ayun man lang po mga kababayan, click subscribe lang po and hit the notification bell para updated kayo ng mga kaganapan sa ating paligid. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya, you will look 10 years younger than your age. At saka, mga kababayan, doon sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Hindi man siya gamot, Ningxia Red Mixed Fruit Drink, food supplement po siya. Kaya lang, gawa kasi siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.